On our last video, I was able to share to you that that we should not start a business from a product. Rather, we should start with the market. Hanapin muna natin yung market, then we come up with a business from that market para sigurado maging sustainable at hindi mawala ng customer yung ating negosyo. Ngayon ang pag-usapan natin ng saan pa ba pwede magsimula ang isang negosyo. Well, business is described as solving problems. If you can solve a problem, then you have a business. So, siguro, yun ang masasabi ko, no? If you want a sustainable business or a business that would last, start with solving a problem. Okay, bigyan kayo ng halimbawa. Si Lala Move at saka si Grab, hindi naman nakaisip ka na, ano kaya, gumawa tayo ng motor, marami. Tapos maghatid-sundo tayo ng mga packages or mga documents. Hindi naman doon nagsimula yun eh. They first saw the problem that there was, number one, traffic sa Pilipinas na kakain ng oras pagka nag-deliver ka ng isang bagay. Lalo na, no, dami ng nagbebenta online. Kung i-deliver mo yun, mauubos talaga oras mo. Especially makikipag-meet up ka pa. So they saw this problem. And from that problem, they solved it. They came up with motorcycle riders na sila mismo magsusundo at maghatid ng package mo. So it started with a problem. It's the same thing with angkas. Nakita yung problema ng traffic, nakita yung nalilate yung mga tao, it started again with the problem. Then the idea came out na ba't hindi tayo gumawa ng motorcycle taxi. So it started with a problem. Netflix solved the problem. Nakita nila yung problema ng paghiram mo ng DVD from a video shop. Baka masira mo, baka magasgasan mo, baka ma-overdue ka, biyahe ka papunta. They put all together wonderful films and all you have to do is subscribe. So in front of you, right there, pipindot ka na lang at lalabas na yung film na gusto mong panoorin, no? So it solved a problem right there. Lazada, Shopee, it solved the problem. Nagsimula rin sila sa problema and they solved it, the problem of shopping. They solved that problem. Fast foods, kailangan pa ba natin explain anong problema ang sinod ng fast food? Yung mga nagbabadali, kaya nga fast food eh, no? Naka-ready, mabilis, naka-ready na kagad yung pagkain mo. Upo, kain, alis kagad. Yung mga taong nagmamadali, they saw this problem and they solved it. Food carts. Nakita nila na hindi afford ng ibang kababayan natin, mga lower class, yung tempura, takoyaki, steak, ano pa ba, shawarma. Hindi kayang abutin kasi sa mga mahal na restaurant ng dati yan eh. But they solved the problem by getting suppliers. They came up with a product na much cheaper and they made it available. So it solved a problem. So, if you want to start a business at para maging sustainable ito, start with the problem. Ito pa, no? Isa, no? Palagay nyo may nakaisip na, gawa kaya tayo ng thermos na hindi natutunaw yung yellow for 24 hours. Atas benta natin. Hindi. Una nilang nakita na pagka pumapasok ka sa opisina, magbabaho kang tubig, nakalagay ka sa thermos, o kaya sa ganito, no? Ito ginagamit natin, eh, no? Alas 9 pa lang ng umaga, hindi na malamig. So, they solved the problem. They came out with flasks that could keep the ice and the hot coffee inside for 24 hours. So, they saw the problem and they solved it. Again, if you want a business, don't only start with the market, start also by solving problems para maging sustainable yung negosyo na sisimulan mo. Happy entrepreneuring!